Abiso sa mga motorista, simula po Mayo 1, sarado sa mga sasakyan ng southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover para po sa pagkukumpuni. Maliban na lamang sa mga bus na pinapayagan sa EDSA Carousel, ang alternatibong ruta na pwedeng daanan sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa mga litratong ibinigay ng DPWH-NCR, makikita ang mga bitak sa EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Kailangan na itong kumpunihin para sa kaligtasan kaya sasara ang southbound lane ng flyover mula May 1 hanggang October 25, 2024. I-demolish natin yung taas, sir, tapos papalitan natin ng bago. May ilang bahagi ng kanang southbound lane ng flyover ang aayusin. Kaya mapapayagan pang dumaan ang mga bus ng EDSA Carousel sa ibabaw ng flyover. Sa ibaba naman, kahit madaraanan ang kaling nasa ibaba ng flyover, asahang mag-iimbudo sa dami ng sasakyan dumaraan rito. Kaya abiso ng MMDA, humanap na kayo ng ibang dadaanan. Huwag kayong magbuntunan, huwag kayong magsama-sama doon sa service road ng Kamuning. Para makaiwas kung galing sa bahagi ng Caloocan o Bulacan, pwedeng kumana na sa Panay Avenue o sa Mother Ignacia para lusot sa 11th Jamboree papuntang Kamuning palabas ng EDSA. Pwede rin kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo. Malayo pa, kumanan na sila sa mga alternate routes. Ang ilang barangay sa alternatibong ruta na may problema dahil sa mga obstruction sa kanilang mga kalye. Hihingi raw sila ng tulong sa MMDA para malinis ang mga ito. Yung mga nagtitinda ng mais, doon nagluluto, tapos yung mga tricycle motor. Pag nagkaroon ng traffic, damay-damay na yan. Yung mga park na double parking po, yun ang mga pinaka-problema po natin. Isa itong Cambridge sa mga alternatibong ruta kapag isinara na yung EDSA Kamuning Flyover Southbound. Ayon sa MMDA, babaklasin ang mga nakaharang sa daan at yung mga sasakyan na illegal na nakapark ay huhulihin. Dito, marami ang nakapark na motorsiklo na sa gilid na mismo ng kalsada ang ibang bahay. Maraming tututol doon, lalo na yung mga naghahanap buhay. Pero walang magagawa dahil yun talaga ang rules nila. Magkusa nang mag-alis. Dahil soon, pag hindi ni sila nagkusang umalis, magkakaroon tayo ng clearing operations dyan. Tandaan natin, yung ticket natin ngayon ay 4,000 na, whether attended or unattended. Mananatili namang bukas ang northbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.